reserve para sa ating game number 2. Mga kaibigan, kami pa rin na maging shoutcaster nyo for this very good fight. Ako si Zeus together with Miss Irv. Let's go! Ipaalala lang muna namin to, ladies and gentlemen, for NXP Predator Solid, Chester for this Natalia, H2O naman for Carrie, Yawi ng Mundo for this Kufra, MB for this Freya, and Rene J naman for X-Board. Oh, yun na. Selena yung kay Chester dito. Pero Onyx PH Sorry, naman dito. Sa red side, Krisha para sa Thams, Uranus naman kay Yuki, J for the Joehead, talagang sa kanyan sa kanya. Pero oh, may V naman para sa kanyang Louie, and Wise for the Roger. So mukhang maganda bigayan Yuki dito, mukhang binubugbog si Rene J sa linya, pero nakakatanggap na siya ng true damage dun sa top lane. So naku po, medyo masakit-sakit din yan. And First Blood dito para kay Grisha, nabigyan si MB, and meron pa nga sa top lane din, mga kaibigan. Oh! Ang mahirap-hirap yata talaga ang sitwasyon kapag may carry, mayroong alamat yata nakatatak din dito. Pero for that early stage ng game naman, Onyx PH goes with the win, First Blood. At mahirapan naman dito ang NXP if ever, hindi sila makasagot. 2-0 agad dyan, 2-0 agad dyan, and nakapatay agad si Wise dun sa top lane. So, nako po, tignan natin kung paano execute ng Onyx PH itong laro nila ng early stage of the game. Pero eto na nga, mga kaibigan, level 4, pero H2O, nakapag-phantom step lang naman. Krisha sa gilid manggagaling, pero papatayin daw nila si Yawi naman daw, pero flicker out yung dalawa sa players o yung isa sa player dito ng next Predator, kasi possible mamatay siya dun. Nako. Exactly. Kailangan tahimik lang, kailangan ingat lang. Pero Onyx PH, uy, kailangan secure nila to. Pero uy, nako po, mabibigyan pa, pero bouncing ball na ibigay. Jay, patay pa din. Turnaround kill pa. Gabalahibo na lang yung buhay ng carry doon, Kuya Irv. At still nakataas. Mabuti lang din on the backup din si Yawi to save that day for H2O. At ngayon nga lang, siya pa ang nakakuha. I mean, si carry pa ang nakakuha ng kill ngayon for that. Pero ito, sa top lane naman din, bakbakan lang parehas. Makunachi, Fighter MB, Freya. Bihira lang din natin ito makita. Pero madalas na lang ginagamit. Madalas ginagamit sa mga laruan nila. Pero kumbaga, yung Onyx PH naglabas ng Roger, pakikitaan din tayo naman ng Freya ng NXP Predator Solid. Grabe. Tama, goods yan. Talaga, mga kaibigan. Pero Onyx J dito, maganda rin naman yung ginagalaw niya using that Joehead. So, tatlo na naman yung tropa. Mukhang masisecure pa nga ata ang gold buff. Hindi, nakakuha pa rin ni H.O. dito, pero nasaktan doon sa damage ni Louie. Naku po. So, for this time pala, si OMAV na yung gagamit ng Louie. So, kaya si nagiging effective for them. And eto na nga, mukhang abisa laro, hindi tumama. So, nako, si Jay pa rin pala yung hawak nung Joehead dito. So nagiging maganda to para sa kanila. Pero Wise, nakaabang lang din. Level 6 yan. Nako po, ayan na nga. Grabe. Mga kaibigan, ngirat-ngat. Grabe din yun, mga bestie. Wapa, hindi napansin ni Kari na binakbakan siya kami from behind. Pero yun nga lang dito, si Yawi lumagpas ng konti. Nako po, nakatulog sa jeep. Pero mamamatay ba with that bouncing ball? Ayun, paalam ng konti. Pero si Chester dito, nakonekta lang ng Abyssal Arrow. But it's too late. Patay na rin naman si Kuya Yawi for that. 1-4 ang ating score. Plus an invasion of blue buff dito on the side of Onyx PH. This Roger performance, grabe, nakaagulat. Hindi ko in-expect. Nagtatago talaga. Yung steady goalty lang siya, no? Steady goalty lang siya sa gilid. Tapos pagkakaya na, edi go. Kalmado lang, nakita no? naman natin, nangat-ngat niya na maigi dito, and the turtle buff mapupunta ulit sa Roger. So tuloy-tuloy na yung pera ng Roger dito, and Wise. Nako po, kinalmot, sir! Kinalmot! Sakit nung sakit nung Louie, no, na ma-maximize nila yung damage potential na pwedeng ibigay dito ni Louie. Pero ito sa top lane, I think Chester dito, medyo delicates ka dyan, Iho. Oops, ayun. Sakit talaga, sir. Kung may flame shot pa pala yun, inapoy. No? Inapoy na lagnat, magtikam pa. Kung may flame shot yun, patay, oh. Tingnan mo. Isa na lang sayang. Pero okay lang yun. At least nakakuha sila ng turtle. Pero ayun na nga, top lane dito. Pero Krisha, mukhang mapapatay pa nga din dito. Flicker out and flicker in pala. And napatay pa rin ni H2 dito. Pero uy, na ejector si Yawi. And mapapatay din ni paring Jay for this one. Yuki naman, hindi pina talagang pinapalayas. Ito na pala, mga kaibigan. Hindi na to... Hindi na to biro, napakasakit na mga almot dito ng tutang pikit, mga kaibigan. Tatay to ni tatay ni PNK. Pero yun, si Jay, naku po, nakadali lang dito injector. Tapos dumating lang din si Oh My Venus. Naku po, MB, medyo delikado, napatay din siya. 9-3 ang ating score, post request here for... Possible na talaga yung yung ganung scenario na makakita talaga tayo ng game number 3. Kasi hindi basta-basta din naman ng Onyx. Sa mga bagong pasok dito ng NXP Predator Solid, ang ating score ay 9-2. Nako po, maglilimang minuto pa lang sa ating lineup doon. Medyo malaki na ang kalamangan ng Onyx PH for this one. Abyssal Arrow will not be connected dun sa top lane. Pero nakuha pa rin ni Yuki
yung dapat yung kuwanin dito. Pero OMIV, ah, naku po, medyo maganda. Kasi yung pagkuha nila ng Louis ngayon, and ramdam nung next play yung, ano, yung sakit. Mm-hmm. Ramdam nila dun yung sakit na binibigay nung Louis ni Madam V. Exactly. At 6K gold lead naman ngayon, ah. Ang item check na tayo. Ang gold dito na kalamangan ng Onyx PH against the NXP Predator Solid. Yung Roger, hindi pa naman pala naka-core item din halos, pero yung nga lang naka-Predator Raptor Machete, kaya masakit. Oh, 4K na din yung pera dito, 4.5K. So, medyo malaki. Tapos 3.8K naman. Tatlo yung 3K sa kanila, samantalang si H2 pa lang yung 3K sa next play. Uh-huh. So, tignan natin kung ano ngayong kailangan nilang or ano yung gawin nilang pangbawi para makuha uli nila yung kalamangan dito sa ating game number 2. Exactly. So, for this mga kaibigan, 9-2 ang ating score. Grabe, ha? Ang hirap na kalagay ng NX Predator Solid naman ngayon. Bumaliktad ang mundo, tables of red. Oh. So, sila naman ngayon ang pinapaliit ng vision. At hindi pa din sila nakakabasag ng Tore. Up until now, ayun na, pumasok na din. This might be the third kill na baka ng NXP. Ladies and gentlemen, Yuki trying to escape for this engagement. Pero yun nga lang, Rene J on Tore backup. Talagang ayaw nang pakawalan. But look at this J. Naku po, si Rene J. Wala naman din buhay. Baka pasukin ni Wise. Ayun nga, sinasabi sa hula. Pasok in, sabay Mamba out. Pwede din lumaban. Mga kaibigan, sabay yun lang. Tamang stock lang, tamang agaw lang. Tamang kalmot lang. Kalmot lang, oh, kalmot lang sa Gedli. And then okay kalmot, na. Kalmotin mo lang. Tapos pwede na mamaya ang medikan. Yun ang tinatawag na kalmot, kalimot. Ayun na. Pagkatapos kang kalmotin, kakalimutan ka. Pero uy, nabato si MB dito ng isang Joehead. So for that one, ay naging maganda para sa kanila to. Nako po. Nako mga kaibigan, Onyx PH. Hi, nak. Eh, buhay pa ang Onyx PH for the game number 2. Nabuhay ang dugong lupa ni ano. Nabuhay ang dugong lupa ni Onyx PH. Oh, ni Wise, ayun na. Nako po, ayun na patay. Yun lang, first death pa lang din naman yun ni Kuya Roger natin, mga kaibigan. Pero at least core ang napatay naman dito for the NXP Predator Solid. Now, NXP mo kung mahirapan makalabas dito sa kanilang base at yung Onyx PH naman ngayon, to win this game, eh sila naman ang maghihintay ng Lord Potential. Oo, pero tinamaman ang bisa laro dito, mga kaibigan. Mukhang J and OMIV nag-aabang, pero nakita ni Yahweh dun sa kabilang banda na itsa pa yung tropa nila. Apat laban sa apat, pero titingnan natin kung sino nga bang lalamang dito. Medyo nasaktan dun sa damage sa kayang ibigay ni Louis. Mid lane naman natin, Rene J versus Yuki. So, panood dun sa bottom lane pala, papalag pa din si Krisha, pero tatlo yung kalaban niya. Naku po, medyo nasaktan at mapapatay niya pa nga yung dalawa dito. Grabe. Mga kaibigan, pero nakatakas pa si paring H2, pero yun, nakadalawa na ang Onyx PH, 2-for-1 trade and mid lane pa nga ata makukuha, pero last insanity para maklear ang mga minions at hindi makaabante ang tropa ng Onyx PH dito. Pero maaga pa pala, 7 minutes and 50 seconds in our game time. Oo nga, yun na nga, talagang parang di naman nung kanina na with the span of 8 minutes gangster na din, malaki na rin ang map vision ng NX Predator Solid compared sa Onyx PH. This time Onyx PH naman, pero ngayon level 3 turtle pa lang din tayo halos. Ganun din, napakahirap din ang sitwasyon, mga kaibigan. So for now, matagal pang lalabas ang Lord dito. Naku po, mga kaibigan, it's a matter of 3 minutes more pa. At sa kabila naman, para matapos nila or makabaliktad ng sitwasyon dito ang NXP, ay maghihintay muna ng farming items dito sa H2O. Tsaka makakuha lang siya ng kills, lalo na yung makuha ng kills ay yung pinakamalaking pera sa Onyx PH, magiging maganda yun for him kasi meron siyang bounty. Yep. Nakabounty siya dito, so magiging maganda nga yun para sa kanya. So tignan natin dito kung ano yung pwede nilang gawin or pwede nilang basta for me siguro kalmahan lang muna nila. I-try nilang wag masyadong umangat kasi nahihirapan na sila dun sa damage na kayang ibigay din ni Louis. Speaking of Louis, tayo mawala ng Firaga Armor si Rene Deo. Dun pa lang. Pero oops, nakuha niya isa. Tumama pa yung Abyssal Arrow, mga kaibigan. Pero hindi sila nakalabas dahil dun sa skill ni Madam V. Naku po, napatay pa yung isa. Susundan pa nga ata ni Chester, pero Yuki, papasok na lang din dito, mga kaibigan. Dalawa na lang ang natitira. Mukhang papatayin pa nila yung isa. Wise dito talaga ng bubugbog. Kinakagat pa nila yung aso dito. Huli, the dog's out! Oops! Naku po, ayun, patay pa rin dahil sa execute. Patay ang dogs out. Pero yun nga lang, si MB dito trying to defend that one out. Pero grabe din naman ang burst and wipe out here for NX Predator Solid. Onyx PH with that push on the top lane. Mukhang eto na ang final push na rin yata, mga kaibigan, ng Onyx PH. Pero yun, biglang nawala. Kita mo naman yung teleportation device nila doon. Teleportation activated, mga kaibigan. So, objective is objective talaga. Yun yung gusto nilang gawin dito. So, pressure is real para sa next play Predator ngayon. So, uy, tiga mo yung damage! Tiga mo yung damage ni Louis! Dapat unang mapana to agad si Louis, no? Item check nga kay Louis. Ang sakit man eh. Wala ice one, tapos blowing one sunod.
Oo, masakit lang din talaga. Ano din eh, level 10 din kasi tapos ang tinamaan dito is level 8 si Chester. So talagang nanlalambot. Pero grabe, the damage is, dapat ang unang mapana talaga dito si Louie para hindi na makapag, makakulit-kulit pa. Or kung hindi man si Louie ang matamaan ng panahon, si Wise. Si Roger, oo, si Wise. Para wala din damage dealer. Pero here comes the Lord, ladies and gentlemen. It's now up and alive. Oh, pag nakakuha ng Onyx PH to, mahihirapan na NXP Predator Solid. At kung NXP naman ay makaagaw, eh halos parang panabla pa lang nila yon. Kasi ang dami pa ang tore ng Onyx PH. Tasa, madami pa. Medyo super kareto na yung top lane eh. Mm-hmm. Tapos, ang laki pa nung vision ng Onyx PH ngayon. Kasi nga, nabasag na nila halos lahat. Dalawa na lang yung natitira nga dito eh. So, eto na nga mga kaibigan, mukhang papasok na sa huling pagkakataon. Pero yung Sanctuary Lord, kinukuha na ng Onyx PH ngayon. Walang makakakontest. Medyo grabe yung pressure na binibigay nila for the game number 2. Yup, mga kaibigan. So, for this, eto na. Si Yawi pumasok lang din. Ejector and Unstoppable Force Combination. Ooh. But Yawi for that ultimate, mga kaibigan. Baliwala. Pero wala na din buhay, mga besties. Dito, si Kufra. Pero sa kapilang banda yung carry, nakaka-free hit lang din. Eto na, pasok in na lang, mga kaibigan. Ooh. Dina yun, mapapatay din with double kill para kay H2O. Pero si Wise nakadamay, nakapatay din ng isa for that Kufra. 2 for 2 trade tayo rather dito. Meanwhile, si Omay Venus doon, busy lang. Relax lang, mga kaibigan. Tama, push lang muna. H2O. Nasaktan. May execute. Nasaktan, mga kaibigan. In-execute dun sa damage na kayang ibigay ni Louie. Tinesting agad yung ano, yung ice wand tsaka ano, yung glowing wand, mga kaibigan. Wise dito. Subok lang, subok. Mukhang matatamaan pa, mga kaibigan. Pero ang inangat, nagpakawalaan na. Pero abis sa laro, nag-connect, mga kaibigan. Pero sakit pa rin talaga. Sakit pa din. Nung damage ni Omay V. Grabe, parang ano to, parang Sicilia na. Sige, lumapit kayo. Sakit na bibigyan nga. Bibigyan ka, mata-turn around kill ka pa. Hindi naman biro to. Pero si Yuki dito, trying to do some buy time. Here comes the level 1 Lord. Ladies and gentlemen, papasok na sa base ng NXP Predator Solid. Now, inuuna na ni H2 kasi alam niya si Venus yung ano, magpapahirap talaga sa kanila dito eh. And ako po, eto na nga si Wise, naka-abante rin pero successful yung nila. Uy, pero nasalya! Yung tatlo, mga kaibigan, nabigyan pa rin nila. Ang NXP dito, buhay pa yung tropa ng Onyx PH, samantalang apat na lang yung natitira sa laro, nag-connect doon kay Venus. Naku po, mapapatay pa nga rin. At tignan natin kung madedefend nga ba nila ang laban na to, mga kaibigan. Kapit lang sa cellphone, mga kaibigan. NXP Predator Solid 2 still holding their base. Nakakapatay pa kayo sa isa. Habang sila naman dito ay dumedepensa lang muna because of this minion wave na pagkasakit-sakit sa top lane. Meron din sa middle lane. Sa bottom lane, ganun din. Naku po, Renny J dito with that immortality magbubuhay. Pero yun nga lang, yung base wala dumedepensa, mga kaibigan. And for that, game number 2 will go to Onyx PH. Grabe.